Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marseille supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliberan, Luz Paul, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Ellen Mia Nihat, Amadio Flores, Gerald Anyovo, Buddy 3021, B73MB, Jose Pacificador, Kit Aguilar, Sunny Anya, Grace Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Sandra Herrera, Norlin Picatsi, at Jovi Bilio. Shout out din tayo mga idol sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong mga idol at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Sabi ng dalawang pare, hindi pwedeng magtagal sila sa lugar na ito. Kailangan nilang makabalik agad sa kumbinto. Baka may darating pa na mas maraming mga aswang. Dumungaw sa bintana itong si Padre Zacarias at sigaw niya ni Padre Gado. Padre Gado, umalis na tayo sa lugar na ito. Kailangan natin nagamutin ang mga sugatan. At pagkatapos, mabilis nang lumabas ng bahay sina Padre Zacarias at Padre Ramon. Dala nila at inalalayan ang mga sugatan na sina Kapitan Lucas, ang isang matandang albularyo, at ang anak nila. Dinala din nila ang anak na namatay, pati na ang asawa, para mabigyan ito ng maayos na libing. Mabilis nila na binaybay ang daan pabalik ng kumbinto. May ilan sa mga aswang ang umaligid pa rin sa kanila habang papunta sila sa kumbinto. Pero hindi na umataki ang mga ito. Makalipas ng ilang minuto nang marating na nila ang kumbinto, agad na sinalubong sila nila ni Ronron at Manong Carling at inayos ang dalang mga patay. Sabi agad ni Manong Antonio, Kapitan Lucas, nakikiramay kami sa iyo. Biktima din kayo ng mga aswang na ito. Ang buong akala ko, nakaalis na kayo dito sa bayan. Salamat Antonio. Natrap kami nang umatake ang mga aswang at hindi na nakaalis. Mga walang awa ang mga demonyong ito. Dapat sa kanila ay ubusin. Ang sabi ng maluha-luha na si Kapitan Lucas. Kinumpuni din agad ng grupo nila ang lahat ng mga nasira ng mga aswang sa kanilang mga bintana at mga bubong. At kinabukasan, nagpupulong sina Padre Gado, Padre Zacarias at Padre Ramon, kasama itong si Kapitan Lucas. Ang nasa isip ng mga ito, baka may buhay pa ang nasa bayan at hindi nakalis tulad nila ni Kapitan Lucas. Kaya nagpagpasyahan nila na galugarin ang lahat na kabayan ngayong araw. Baka sakali may makikita pa silang tao doon. At ilang minutong lumipas, pumasok sa simbahan sina Padre Gado, Ronron at Manong Carling. Silang tatlo ang maghahanap sa buong lugar ngayong araw. Matapos na makapagdasal ang mga ito sa loob ng simbahan, umalis na sila sakay ng sasakyan. Una nilang pinuntahan ang mga kabahayan doon sa dulo ng kanilang lugar. May mga palayan at maisan doon sa lugar. At makalipas ang kalahating oras, binaybay na nila
ang palayan papunta doon sa tatlong bahay na nasa dulo. Umaalingasaw pa ang baho ng mga naagnas na bangkay sa paligid at sobrang tahimik din ng lugar hanggang sa sapitin ang tatlong bahay. Nang makababa na sila, agad na pumasok sila sa kaloob-looban. Napatakip na lang sila sa kanilang mga ilong dahil umaalingasaw agad ang baho ng mga patay sa loob. Matapos na mapasok nila ang tatlong bahay, umalis na rin agad sila sa lugar at papunta doon sa kabilang dulo ng palayan. Sa kabila, may apat na nakatayong bahay doon. At sa likod ng mga ito ay isang ilog. At sa kabila ay ang malalagong kakahuyan. Ang lugar na ito ang unang inatake ng mga aswang. Kaya maaring wala ng buhay pa sa lugar na ito. O maaring umalis na ang lahat ng mga nakatira. Pero nagbakasakali pa rin ang grupo nila. Pagdating nila doon, hinahalughog nila ang buong kabayan. Tulad ng inasahan, puro mga bangkay ang nakita nila na naagnas. Pagkatapos, agad na silang bumaba. Pero napatitig si Manong Karning nang makita ang mga katao doon sa kabilang bahagi ng ilog. Pito ang nakikita niya habang nakatitig din sa kanilang kinaroroonan. Nang makababa na din si Narunron at Padre Gado, agad na sabi ni Manong Karling, "Padre Gado, anak, tingnan mo doon sa kabilang bahagi ng ilog." Paglingon ni Padre Gado, agad na nakita niya ang mga nakikita ni Manong Karling. At ilang sandali pa, sabi niya kay Manong Karling at Ronron, "Itay, dito na lang kayo. Puntahan ko ang mga aswang na yan." Bago pa makasagot si Narunron at Manong Karling, naglalakad na itong si Padre Gado papunta doon sa kabilang bahagi ng ilog, doon sa nakita nilang pitong kalalakihan. Habang papunta doon, itong si Padre Gado nanatiling nakatitig lang ang mga aswang sa kanya. Nang papalapit na ang pare, biglang nagpulasan ang mga ito at tumalon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Nang makarating na sa kakahuyan si Padre Gano, tiningnan niya ang mga aswang at sabi niya sa mahinang boses, "Mga demonyo kayo, mga salot, dapat sa inyo mamatay." At biglang nawala sa kinatatayuan ang pare. Napakabilis na nitong inatake ang mga aswang. Nagulat pa nga ang mga ito nang biglang sumulpot ang pare sa kanilang harapan. Isang sapak, parang naputol na puno ng saging ang isa nang bumagsak ito sa lupa. Habang ang dalawa, tinamaan agad ng pana sa ulo ang mga ito at agad na nangingisay. Sinipa ni Padre Gado ang isa at sinundan pa ng sikwat gamit ang siko. Sa lakas ng pag-atake ni Padre Gado, tumilapon ito at tumama sa puno ng kahoy at agad na namatay. Sa takot ng mga natitirang mga aswang, nagsitalunan ang mga ito sa damuhan at mabilis nang tumatakbo papalayo. Pero biglang nasa likuran na nila itong si Padre Gado. Hinila nito ang isa at ibinalibag
sa puno ng kahoy. Pagkatapos, hinawakan ang ulo ng dalawang aswang, saka binitbit at inihampas ang mga ulo ng mga ito sa batuhan. Agad na nabasag ang bungo ng dalawang mga aswang, at ang isang natira, pinilipit ni Padre Gado ang ulo nito hanggang sa mamatay. Pagkatapos, kumuha ito ng langis at inilagay sa isang lugar ang lahat ng mga bangkay ng aswang at sinunog niya ito. Ilang sandali pa, bumalik na ito sa mga kabahayan. Naghihintay naman doon sina Manong Carling at itong si Ronron. Nakapagpasya ang mga ito na sunugin ang lahat ng mga naagnas na mga bangkay, pati na rin doon sa dulo ng palayan. At pagkatapos, pumunta na ang tatlo sakay ng sasakyan doon sa pinakamaraming bahay sa sentro. Ang pagkakaalam nila, lahat ng mga nakatira dito sa lugar ay nagsialisa na, at ilan lamang ang nabiktima ng mga aswang. Sinuyod nila ang buong lugar. Sobrang napakatahimik doon sa pinakadulo ng bahay. Doon nila nakita ang dalawang bangkay na katulad ng mga nauna, naagnas na rin. Sinunog din nila ang lahat ng mga bangkay. Makalipas pa ang 3 oras na paghanap, paggabi na, kaya nagpasya na ang 3 na umuwi na muna doon sa kumbinto. Ilang sandali nang marating nila ang kumbinto, naabutan nila na inilibing sa likod ng simbahan ang asawa at anak ni Kapitan Lucas. Pagkatapos, nag-uusap agad sina Padre Gado, Padre Ramon at Padre Zacarias. Bukas, ang kabilang bahagi na naman ng sinawahan ang kanilang pupuntahan. Pero ngayong gabi, kailangan nilang maghanda at gumawa ng mga panguntra at pati mga patibong sa buong paligid. Batid nilang muling babalik ang mga aswang. May mga kinuha ng mga halaman ng makahiya at makabuhay itong si Manong Carling at Ronron. At pagkatapos, sinunog nila ito at ibinudbud sa buong paligid. Si Padre Gado naman may mga ginawang litag o patibong para sa mga aswang. Kapag pumunta ang mga ito sa bubungan, may dala siyang mga asin at katas ng kalamansi, habang ang dalawang pare naman may mga ginawa din itong patibong sa bintana at pintuan ng kumbinto. May mga ginawa din silang sibat. At kinagabihan, matapos makapaghapunan ang mga ito, nasa kwarto na ang mga kababaihan kasama ang mga bata. Ang bintana ng kwarto may mga nakausling sibat na gawa sa bagakay na kawayan, at may mga patibong, habang nandoon sa sala sina Padre Zacarias, Padre Ramon, sina Kapitan Lucas. Doon naman sa kusina, nandoon sina Padre Gado, Ronron at Manong Carling. Ilang oras na nakikiramdam ang mga ito at sinipat-sipat ang buong paligid, hanggang sa pagpatak ng 11 ng gabi. May mga narinig na silang angil at may naramdaman na silang pwersa ng kadiliman sa buong paligid. Sabi ni Padre Gado, "Narito na sila, Tay Carling, Ronron. Humanda na kayo." Pati ang mga nasa sala, narinig na din nila ang mga angil ng mga aswang sa paligid. Sumilip ang mga ito sa mga
maliliit na butas at nakita na nila ang mga umaaligid na mga aswang. Lumalagabog na din ang bubungan ng kumbinto at pati na doon sa simbahan. Ilang sandali lamang, nagsigawan na ang mga aswang dahil sa sakit nang matapakan ng mga ito ang mga asin at mga kalamansi na inilagay ni Padre Gado doon sa itaas at pati ang mga patibong na inilagay nila. Natuhog ang mga aswang sa sibat na gawa sa bagakay na kawayan at agarang namatay, pati ang mga aswang sa ibaba nang matapakan ng mga ito ang mga sinunog nila na makabuhay at makahiya. Agad na nagsigawan ang mga ito at tumatalon, tumatakbo palayo. May agad na namatay. Ang iba naman, sobrang nasasaktan na parang nasusunog ang kanilang mga paa. Ilang sandali pa, may mga hiyawan, alulong at mga angil na naririnig ang mga taong nasa loob ng kumbinto. At saka muling tumahimik, nawala na ang presensya ng mga aswang. Kinabukasan, nang tingnan nila ang kanilang mga ginawang patibong, pati na doon sa bubungan, kita nila ang mga namatay na mga aswang. Natusok ng mga sibat ang mga ito. May siyam ang patay sa bubong ng kumbinto at lima naman doon sa bubong ng simbahan. Habang sa paligid, may 16 silang nakitang nakablogta at patay na rin. Sa mga bintana at pintuan, may 8 silang nakitang natusok ng mga sibat. Kinuha nila ang lahat ng mga katawan, ang mga patay na aswang. Pagkatapos, sinunog ang lahat ng mga ito. May lakad pa sila ni Padre Gado. Pupuntahan pa nila ang kabilang bahagi ng lugar ng sinawahan.